Paano nilabanan ni Manuel Quezon si Adolf Hitler? Binili nga ba ni Quezon ang kalayaan ng Pilipinas? Sa mga nakaraang video, pinag-usapan natin ang mga nangyari sa World War II at sa pangunahing kalaban nito na si Adolf Hitler. Alam natin na nadawit ang Pilipinas sa gera dahil sa kolonya tayo ng mga Amerikano sa mga panahong iyon at tinatake tayo ng mga Hapon. Sa mata ng mga tao, ang Pilipinas ay tila biktima lamang, isang maliit na bansa na nadamay sa isang malaking labanan at tinulungan lamang ng mga Amerikano upang tuluyang makalaya. Ngunit alam nyo ba na bago pa magsimula ang World War II, ang ating maliit na bansa at ang presidente natin na si Manuel Quezon ang nag-iisang tumayo sa pagitan ni Hitler at ang kanyang mga biktima. Sa video na ito, pag-uusapan natin si Manuel Quezon, ang kanyang buhay sa politika at kung paano niya kinalaban si Adolf Hitler. Si Manuel Luis Quezon ay ipinanganak noong August 19, 1878 sa Baler, Tayabas sa Luzon. Ang kanyang ama na si Lucio Quezon at ina na si Maria Molina ay parehong guro sa kanilang lugar. Nag-aral si Quezon sa San Juan de Letran College bago siya nagpunta sa Santo Tomas upang mag-aral ng abogasya. Habang nag-aaral, naging lecturer din si Quezon sa Santo Tomas. Noong sumiklab ang Spanish-American War, natigil si Quezon sa kanyang pag-aaral at pumasok sa grupo ni Aguinaldo upang tumulong sa rebolusyon. Doon ay ipinamalas ni Quezon ang kanyang talino at tapang sa labanan. Dati pa lang ay nakita na ang maapoy na pagkatao ni Quezon. Sa katunayan, marami siyang nakainkwentro dahil dito at dalawang beses na siyang hinamon sa isang duelo. Pag-uusapan natin yan mamaya. Noong rebolusyon, mabilis na umangat ang posisyon ni Quezon sa grupo at umabot sa ranggo na major mula sa pagiging private. Noong 1899, sumuko siya sa mga Amerikano at nakulong ng 6 buwan. Natigil man si Quezon sa abogasya, ipinakita naman niya na hindi ito nakaapekto sa kanyang karera. Noong 1903, hindi lang siya pumasa sa bar, nakuha niya ang 4th highest score sa exam. Nagtayo siya ng law office sa Tayabas at agad na lumago ang kanyang pag-practice ng law. Umabot sa punto na kumikita na siya ng mahigit kumulang 25,000 pesos buwan-buwan. Malaki na yon sa mga panahong iyon. Tila nasa dugo talaga ni Quezon ng public service dahil iniwan niya ang kanyang private practice para maging isang local prosecutor kahit di hamak na mas maliit ang kikitain niya. Sa mga panahong iyon, magaling na abogado na si Quezon pero hindi pa siya ganun kasikat. Nakilala siya ng mga tao nang matalo niya ang isang prominenteng American lawyer na si Francis Berry. Matapos itong akusahan ng illicit land transactions, sikat sa publiko ang kasong iyon at sa mga panahong iyon, napakabihira lamang para sa isang Pilipino ang mag-prosecute ng Amerikano. Nagawa ito ni Quezon at dito nagsimulang makilala ang kanyang pangalan. Ginamit ni Quezon ang kanyang kasikatan para pumasok sa politika noong 1906. Nahalal siya bilang gobernador ng Tayabas. Matapos lamang ang isang taon, naging matagumpay siya na kandidato para sa Philippine Assembly na Nationalista Party Platform at napili bilang floor leader. Sa mga panahong ito, nangyari ang unang duelo na muntik ng kinasangkutan ni Quezon. Bilang isang delegado ng Philippine Assembly, nakabasa siya ng isang article sa isang pahayagan na pinuna ang kaniyang mga nagawa. Agad na pinuntahan ni Quezon ang editor ng pahayagan at sapilitang ipinasok ang dyaryo sa loob ng bibig nito. Sa galit ng editor, hinamon niya ng duelo si Quezon. Buti na lang at hindi ito natuloy. Noong 1909, naging commissioner si Quezon sa Washington kung saan ipinaglaban niya ang batas kung saan mas maraming Pilipino ang bubuo ng Philippine Commission, ang pinakamataas na governing body sa Pilipinas sa mga panahong iyon. Noong February 1916, tumulong siyang maipatupad ang Jones Act, ang nagbigay sa ating mga Pilipino ng kapangyarihan na gumawa ng sarili nating mga batas. Sa taon ding iyon ay naging senador si Quezon at di nagtagal ay naging Senate President. Pero umatras muna tayo ng isang taon para pag-usapan ng pangalawang beses na muntik ng masangkot sa duelo si Quezon. Isang political rival niya sa pangalang Dominador Gomez na pamangkin ng isa sa mga pari ng Gumburza na si Mariano Gomez ang nakaalitan ni Quezon. Nagalit si Quezon nang pinuna siya ni Gomez sa harap ng US Senate. Hinamon siya ni Gomez sa isang duelo at agad namang pumayag si Quezon bago sila mapakalma ng isang kaibigan. O sige, balik na tayo sa kanyang karera sa politika. Noong 1933, nang ipresenta ang Hair Hawes Cutting Bill sa US Senate,
isang batas na nagbibigay ng future independence sa Pilipinas. Hindi ito sinuportahan ni Quezon dahil nakasaad dito na magkakaroon pa rin ng military at naval bases ang Amerika sa loob ng Pilipinas. Nagpunta siya sa US upang gumawa ng bagong bill na kilala natin bilang Tidings McDuffie Law o the Philippine Independence Act. Noong 1935, nahalal si Quezon bilang ang pinakaunang presidente ng Commonwealth. Ang pinakauna niyang ginawa ay ang ipaglaban na magkaroon ng national bill na siya ang kukontrol. Sa pamamagitan ng bill na ito, naging chairman for national defense si Quezon at naging chief of staff ng armed forces ng Pilipinas. Noong August 10, 1940, ipresenta ni Quezon gamit ang National Assembly ang Emergency Powers Bill na siyang nagbibigay sa kanya ng dictatorial powers sa Pilipinas. Ginawa niya ito dahil sa banta ng mga Japanese imperialists na posible tayong sakupin at nagkatotoo nga ito. Noong 1942, dumating ang mga Hapon sa Pilipinas at agad nilang sinakop ang Maynila, isang taon makalipas ma-re-elect si Quezon bilang presidente ng Pilipinas. Ginusto ng US na itakas ang presidente papunta sa Washington upang maging ligtas ito mula sa mga Hapon. Pero hindi pumayag si General Douglas MacArthur. Makalipas ang isang buwan, binigyan ni Quezon si MacArthur ng $500,000 o 25 million pesos mula sa pera ng Pilipinas. Nagiba ang isip ni MacArthur tungkol sa pag-alis ni Quezon at di nagtagal ay tumakas din ang presidente at ang kanyang pamilya sa Pilipinas sakay ang isang US submarine. Sa Washington, itinayo muli ni Quezon at ng kanyang gabinete ang gobyerno ng Pilipinas. Maraming naging debate kung tama ba ang pagbibigay ng pera ni Quezon kay General MacArthur, lalo na galing ito sa bulsa ng ating bansa. Ayon kay Quezon, isa itong reward o pasasalamat para sa pagtulong nila sa Pilipinas. Subalit may ibang eksperto na nagsasabing bayad ito upang makatakas si Quezon at may ligtas ang sarili mula sa mga Hapon. Panghuli, may ilang nagsasabi na posibleng bayad ito ni Quezon kay MacArthur upang tuluyan ng makalaya ang Pilipinas sa kamay ng mga dayuhan. Ano sa tingin niyo? Binili nga ba ni Presidente Quezon ang ating kalayaan? I-comment niyo sa ibaba. Maliban sa kanyang serbisyo sa publiko, kilala din si Quezon sa mga panahong iyon bilang isang magaling na mananayaw at higit sa lahat, nakilala siya para sa kanyang pagiging malapitin ng babae. Noong katatapos lang niya ng kolehiyo, naging nobya niya ang kabit ng isang pari sa Tayabas. Naranasan din niya makarelasyon ng babae ng isang Spanish Civil Guard. Sa katunayan, inatake pa nga ni Quezon ang Guardia Civil at nakulong ng ilang buwan dahil dito. Ayon din kay Diasdado Macapagal na naging staff niya sa Malacañang, hindi pa natigil ang pagkababaero ng dating presidente kahit ito'y may asawa na. May mga araw umano na naririnig nila ang boses ng First Lady na hinahanap si Quezon habang ito ay nakasakay sa kanyang yate kasama ang kanyang mga babae. Hindi mo din naman masisisi ang mga babaeng tila nabighani sa dating ni Quezon. Siguro ay nakita nyo naman sa mga litrato na talagang kakaiba ding pumorma ang dating presidente. Malinis at elegante manamit. At lingid sa kaalaman ng marami, may mga damit si Quezon na siya mismo ang nagdisenyo. Kung gusto niya ng mas komportable, nagsusuot siya ng barong Tagalog at hindi lang daw ito nagdadamit ng maganda kapag nasa bahay lang. Pero naka-polo shirt pa rin syempre. Syempre, kahit mamahalin ng mga damit ni Quezon at sosyal ito manamit, siya ay isang makamasang presidente. Madalas itong bumibisita sa mga government offices nang walang pasabi at nakikipag-usap sa mga ordinaryong tao upang makinig sa kanilang mga problema. Marami pang talento ang dating presidente. Siya ay magaling na piano player at minsan nang tinuruan ng isang orchestra group kung paano tugtugin ang lupang hinirang. Kilala din si Quezon bilang isang magaling na cards player. Sa katunayan, marami ang nagsasabi na si Quezon ang isa sa pinakamagaling na manlalaro sa poker sa kanyang kapanahunan. Dito tayo papasok sa isa sa pinakaimportanteng kontribusyon ni Quezon, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Hindi nagtagal matapos maging presidente si Quezon sa Commonwealth, sumiklab ang World War II. Marami na tayong videos tungkol sa mahaba at madugong digmaan na ito at alam na natin kung sino ang pangunahing kalaban noong gera. Walang iba, kundi ang notorious na si Adolf Hitler. Noong 1933, dahan-dahan nang hinuhulma ni Hitler ang Germany at ang buong Europa kontra sa kanyang pinakaayaw na grupo ng mga tao, ang mga Jews.
para kay Hitler at sa Nazi Party. Traidora mga Jews at ito ang ipinalabas nila sa mga tao. Noong 1935, nawala ng citizenship lahat ng Jews sa Germany at dahan-dahan silang kinukunan ng kanilang mga karapatang pantao. Noong November 1938, mas malaki at mas grabe pa ang ginawa ni Hitler sa mga Jews. Pinasok ng mga Nazi ang mga Jews sa kanilang bahay at ibang mga buildings na pag-aari nila. Daan-daang sinagogang giniba ng mga Nazis, libu-libong negosyong pag-aari ng mga Jews ang sinira at mahigit kumulang 10,000 Jews ang sapilitang dinala ng mga Nazis sa mga concentration camps. Sa dami ng mga nabasag na salamin na nagkalat sa kalsada, nagmukha itong mga kristal na kumikinang. Ngayon, kilala ng mga Germans ang nangyari bilang Kristallnacht o The Night of Broken Glass. Maraming bansa ang nagpakita ng pagkadismaya at pagkagalit sa ginawa ni Hitler at ng Nazi Party. Isa na dito ang US. Pero wala kahit isa sa kanila ang nagbukas ng kanilang pintuan para sa mga kaawa-awang Jew refugees na kailangang tumakas sa Germany. Sa lahat ng bansa sa mundo, isa lang ang handang tumanggap sa mga refugees. At maniwala man kayo o hindi, ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Oo, sa pamumuno ni Quezon, tumulong tayo sa mga kaawa-awang refugees. Isang taon bago nangyari ang Kristallnacht, nagplano na si Quezon at kanyang mga kaalyado ng paraan upang makatulong. At nangyari ang pagpaplanong ito habang naglalaro sila ng poker. Kasali sa laro ng presidente ay sina Paul McNutt, ang US Commissioner to the Philippines, Dwight Eisenhower, isang Army Colonel, at 5 cigar makers, ang Frieder's Brothers. Ang magkakapatid na Frieder's ay mga Jewish cigar manufacturer na nakatira na sa Pilipinas. Napunta sila dito dahil marami sa mga tobacco na ginagamit sa kanilang cigars ay galing sa Pilipinas at lumipat sila dito upang sila na mismo ang mag-manufacture ng mga ito. Dahil sa hilig niya sa cigar at sa larong poker, nakilala ni Quezon ang magkakapatid na Frieder's. Isa sa kanila ang nagsabi kay Quezon tungkol sa plano ni Hitler sa mga Jews at dito sila nagsimula magplano ng paraan upang makatulong. Maraming naingkwentro na problema ang grupo. Hindi sinuportahan ng Amerika ang kanyang desisyon at marami sa oposisyon ang kinontra ito. Hindi din pwede maging public charge ang mga refugees na papasok sa bansa. Kailangan na may working visa sila para makapagtrabaho sa loob ng Pilipinas. Upang masiguro ito, gumawa ng isang listahan ng Frieder's Brothers at si Quezon ng mga trabahong pwedeng applyan ng mga refugees na papasok. Ang mabibigyan lang ng visa ay ang mga refugees na may mga specific skills upang makatrabaho sila sa Pilipinas. Bilang ang mga naunang Jews sa bansa at isa sa mga pinuno ng Jewish community, na pagkasunduan din ni Quezon at ng Frieder's Brothers na aalagaan at tutulungan nila ang mga Jews na papasok sa bansa. Sa huli, mahigit kumulang 1,300 Jews ang tagumpay na nakatakas mula sa mga kamay ni Hitler papunta sa Pilipinas. Konti lang ang nakakaalam ng istoryang ito, pero panahon na nakilalanin at pasalamatan natin si Manuel Quezon, ang nag-iisang pinuno ng isang bansa na nagbukas ng kanyang pintuan para sa mahigit kumulang 1,300 Jewish refugees. Kilala natin si Manuel Quezon bilang ang pangalawang pangulo ng Pilipinas, ang pumalit kay Aguinaldo at ang unang presidente ng Commonwealth. Natutunan natin ito noong nag-aaral pa lang tayo, pero ang hindi natin alam, marami pa palang kwento na hindi natin alam tungkol sa kanya. May maganda at may hindi kagandahan. Kung ano pa man ito, iisa lang ang tiyak. Hindi natin maipagkakaila ang magandang epekto ng kanyang mga nagawa, hindi lang sa ating bansa, kundi pati na rin sa mga biktima ng isa sa mga pinakabrutal na pinuno sa buong mundo. Habang tumalikod ang ibang mga bansa sa pagtulong, pinuksan natin ang ating pintuan sa pamumuno ni Manuel Quezon. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Manuel Quezon? Ano ang masasabi niyo sa kanyang ginawa para sa mga Jewish refugees? Alin sa kanyang mga talento ang pinakanagustuhan niyo? Bakit? Ano sa tingin niyo ang tunay niyang intensyon sa pagbigay kay General MacArthur ng pera? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.